Okay. Sabi po naman ng Aksulatan sa chapter 5 verse 23 po natin sisimulan. Tingnan niyo po ang sabi. Matapos doon sa 22, pasasakop yung mga babae sa kanyang asawa. Sa 23, ang sabi po, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 24, nalampag kung paano ang iglesia ay pasakop sa nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. 25, ito na po yung para sa mga husbands. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Makita natin itong ating Panginoong Jesus, inibig niya yung kanyang church. Yung kanyang church, yun yung kanyang bride. Yung kanyang wife. Nakita niyo yung pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa kanyang wife. Ay ano? Ito rin yung pag-ibig na dapat ibigay ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ano yun? Ulitin natin basahin. Ang sabi po, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So yung pag-ibig na inuutos ng Diyos sa mga kalalakihan para sa pag-ibig nila sa kanyang mga asawa ay ano? Ay yung handa niyang ibigay pati ang kanyang ano? Kanyang buhay. Okay? Buhay niya yung kanyang asawa. At kung ang lahat ng lalaki magiging ganyan, eh, hindi magkakaroon ng problema sa loob ng tahanan. Ang problema kasi, eh, may mga lalaking hindi lang yung asawa niya ang buhay niya. Buhay niya rin si Inday. Buhay niya rin si Pe. Buhay niya rin si Ana. Hindi po. Ang buhay mo ay ang iyong asawa. Bibigay mo ang iyong buhay sa iyong, ano, sa iyong asawa. Okay? Pagkakalong mo, lahat ng bagay na kinakailangan ng iyong asawa, ipoprovide mo yun. Sapagkat ikaw ang lalaki, at ikinukumpara, yung inuutos na pag-ibig na dapat mong gawin ay yung ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa Kanya. Yun talaga kasi ang pag-ibig eh, na dapat maintindihan ng tao. Ang pag-ibig ay yung handa mong ibigay ang iyong sarili para sa iyong kapwa. Diba sabi ng ating Panginoong Kristo, yung kaborito natin yan, ano? Yung For God so loved the world, He gave His only begotten Son. No? Hindi naman yung sarili niya ibinigay niya. No? Pero pag nilagay niyo ng 1 John chapter 3 verse 16, makikita niyo, yung anak mismo, binigay niya kanyang sarili. At ito mismo ay ginawa niya para maintindihan ng tao ang tunay na pag-ibig. Tinan niyo po, 1 John chapter 3 verse 16. Yan po, John 3:16 po yan. Gawin niyo 1 John chapter 3 verse 16. Tingnan niyo po ang sabi. At ito yung tunay na definition ng love. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Kita niyo yan? So makikita natin ganon ang tunay na pag-ibig. Handa mong ibigay yung iyong sarili. Handa kang magparaya kapagkat iniibig mo siya. Okay? Okay, tuloy natin pag-aaral ng banal na salita. Hindi lang po ito sa Colossus, hindi lang po ito sa Episode na isulat. Pero hindi na natin babasahin iba. Dito po tayo sa Colossus chapter 3 verse 20. Matapos sa sulatan yung mga kabawain.
kalalakihan, matapos sulatan yung mga kalalakihan, sinusulatan naman po yung mga anak. Okay, sabi po naman ng sulatan ay ganito sa Colossians chapter 3 verse 20. Ang sabi po sa English, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing in the Lord. Sabi po sa Tagalog, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Kasi po natin, hindi po ito selective na pagsunod, ano? Ang sabi po rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Okay, kung ano man yung pinag-uutos sa inyo ng mga magulang ninyo, ano man iniaaral sa inyo ng mga magulang ninyo, ano man ang gustong ipasunod ng mga magulang ninyo sa inyo, sundin naman ninyo. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa mga anak na dapat silang maging masunurin sa kanilang mga magulang. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito totoong nakalulugod sa Panginoon.